Maligayang pagbabalik mga kasolid, Marlon the Nightmare Tapales, rank number 2 na siya, Dering, Canelo, knockout kay Bonguia. Yan nga prediction ni Coach Freddy Roach. Lupit ng kalaban ni Casimiro, panoorin natin. Para sa ating unang balita mga kasolid, ang totoong dahilan nga daw sa pagkakansela ng laban ni Turman kontra dito kay Team Shu ay hindi ang injury nitong si Turman. Kumakalat niya ang balita mga kasolid na wala nga daw bumili ng tiket sa kanilang laban kaya napilitang palitan si Turman kontra dito kay Team Shu at agad namang ipinalit itong si Sebastian Pondura kontra nga dito kay Shu. Kaya naman tuloy na tuloy pa rin ang laban itong si Team Shu. Ang kalaban nga lamang ay ito nang si Sebastian Pondura para sa WBO at sa bakanteng WBC 154-pound world title fight. Samantala, Canelo Alvarez umalma nga dito kay Mike Tyson. Diyan nga ipatungkol sa opinion itong si Mike Tyson na dapat daw ay labanan na ni Canelo Alvarez itong si David Benavidez, ang kanyang mandatory. Banat pa kasi nitong si Mike Tyson na wala nga daw puso itong si Alvarez. Tumugon na nga itong si Canelo Alvarez at sinabing $200 million, I'll fight Benavidez tomorrow. Natanong din itong si Canelo kung may respeto ba daw siya dito kay Mike Tyson. Kagad naman itong sinagot, I'd respect this opinion if he was sober. Iyan nga daw ay kung nasa ayos itong si Mike Tyson. Ayon naman sa mga boxing fans, ang demand ni Canelo Alvarez ay ang demand na ayaw talaga niyang labanan itong si David Benavidez. Saul Canelo Alvarez at Jaime Munguia nagharap na ngayon mga kasolid para sa kanilang bakbakan na gaganapin sa Meet 4. Ayon nga kay Golden Boy Promotion na Mr. Oscar De La Hoya, may rematch clause nga ang kanilang bakbakan. Pag matalo si Canelo, may rematch pa. Nagbigay naman ng opinion at prediksyon itong si Coach Freddy Roach. Sinabi nga nito nga, knockout ang aabutin ni Canelo kay Munguia. Sa kasalukuyan, itong si Jaime Munguia ay merong kartadang 43 wins, 34 knockouts, undefeated. Huling laban, knockout ang inabot ni John Ryder sa round number 9. Samantalang si Saul Alvarez may kartadang 60 wins, 39 knockouts, may 2 talo. Huling 2 laban kontra kay Charlo at Ryder, parehas niyang tinalo ni Canelo via unanimous decision. Kaya abangan na lang natin mga kasolid kung ano ang kahihinat na ng bakbakang Munguia kontra Saul Canelo Alvarez. Sa kabilang dako naman mga kasolid, Campbell Hatton nag-alala nga kay Ryan Garcia. Ito nga naging pahayag ni Campbell. Campbell Hatton advises Ryan Garcia's team to take action before Devin Haney fight as boxer opens up on own struggles. Ganon din naman itong si Alvarez, nagbigay din ng mensahe para dito kay Ryan Garcia. Ryan Garcia is a good kid, he's a good person. The people around him need to help him. I feel a little sad for him because he needs to have good people around him. I just hope Ryan can be good because I appreciate that guy. I hope for him the very best. Marami nga nababahala at nag-aalala dito kay Ryan Garcia sa kanyang magiging laban kontra dito kay Devin Haney na gaganapin ngayong April 20. Komento naman ng ibang mga boxing fans, gustong gusto daw makita nitong si Oscar De La Hoya na matuloy ang laban at makitang bumagsak ang karera ni Ryan. Sa kabilang balita naman mga kasolid, kababayan natin si The Nightmare Marlon Tapales, tuloy-tuloy na nga ang pag-iensayo prior sa kanyang sinasabing laban sa buwan ng Mayo. Bagamat hindi pa sinasabi kung sino ang kalaban, ay patuloy na sa pagpapakondisyon si kabayan at sa katunayan ng mga kasolid, makakatanggap ng award itong si Tapales, Boxers of the Year. Iyan nga isa pagkapanalo niya dito kay Borodion Akhmadliyev, naging unified champion itong si Tapales. Isa rin sa mga awardan ay ang manager na si JC Manangkil, manager of the year. Pati na rin ang coach ni Tapales na si Fontanilla, siya nga ang hinirang coach of the year. Iyan nga ay gaganapin ngayong March 24, First Pacquiao Elorde Awards Night. At matindi nga ang panauhing pandangal dyan mga kasolid. Ito lang namang WBC President na si Sulaiman. At isa pa ngang magandang balita kay Marlon the Nightmare Tapales, sa kasalukuyan sa latest update ng The Ring, number 2 nga itong si Marlon Tapales.
Para naman sa ating huling balita, mga kasolid, mga boxing fans, naiinip na. Kailan ba daw talaga ang laban ng ating pangbatong si Cuadro Alas Gabriel Casimiro? Marami ngang nalilink dito sa ating pangbato na andyan yung maling itong si Sam Goodman. May mga nagsasabi naman, mga kasolid, na posible nga daw si Marlon the Nightmare Tapales ang kalaban ni Alas. Pero ayon sa ibang fans, Casimiro Oguni rematch daw. Pero bago nga yan, mga kasolid, panoorin muna natin kung paano naging maangas ang angas ng Pinas nang makalaban niya nga itong Colombian boxer na si Cesar Canchila. 28 wins, 22 knockouts. Nagbanta pa nga itong Colombian boxer na knockout ang aabutin sa kanya nitong si Gabriel Casimiro. Medyo may matindi at kabigatan din nga naman itong si Canchila dahil 22 knockouts na ang kanyang naitala sa 28 na panalo. Ang kanilang bakbakan ay naganap sa Nicaragua para sa WBA Interim Championship. Panoorin natin, mga kasolid, kung paano nag-angas at kung paano tinalo ni Cuadro Alas General Casimiro ang WBO Latino Champion. Casimiro versus Canchila, bakbaka na. Maganda naman ang kanilang naging bakbakan, mga kasolid, kaya lamang pagdating ng round number 8, dito na pinabagsak ni Casimiro itong si Canchila baya isang counter punch nga, mga kasolid. Pero may katibayan din itong Colombian boxer, mga kasolid, at umabot pa nga ng round 11 ang kanilang bakbakan. Pagdating nga dito sa round 11, dito na tinapos ni Cuadro Alas General Casimiro ang maangas na Colombian boxer na si Canchila. Panalo nga si Kabayan dito sa Nicaragua. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy naman ang pag-iensayo ng ating pangbatong si Cuadro Alas General Casimiro prior nga sa sinasabing kanyang laban ngayong buwan ng July. Kaya nga marami ng mga boxing fans ang nagtatanong at naiinip na sa announcement ng laban ng nag-iisang angas ng Pinas, Cuadro Alas General Casimiro. Ang tanong, sino kaya ang makakalaban ng ating pangbato ngayong buwan ng June or buwan ng July? Hanggang dito na lang muna, mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan, at sa mga bagong mapapadaan sa ating munting channel, subscribe na rin. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.